ka-farmers, ito yung ginagamit na pang-harvest ng palay dito at pang-harvest ng cereal. Ganito yung itsura niya, mga ka-farmers. Meron din siyang aircon at heater. Ayan, ito yung itsura niya. Ayan, ganito. Yan yung mga talim niya. Ganito. Mapapansin nyo, iba yung itsura, mga ka-farmers. Ayan. Napakalaki itong Dynamax Revo. Ayan, ER6120. Ayan, napaka gandang gamitin ito, mga ka-farmers, at walang ka gilik-gilik. Ayan, walang ka gilik-gilik, naka aircon pa yung gagamit, mga ka-farmers. Ito naman yung hina-harvest niya, ay mugi. Ayan, mugi tawag diyan, o trigo. Tapos itong dayami na to, mamaya yan, pagkayari ng mag-harvest ay ibibilot na yan, ibablock-block na yan at gagawing organic, mga ka-farmers. Ayan, iikutin natin. Ito, mas maganda daw itong gamitin, gawa ng kukunti yung tapon. Tapon sa baba, mga ka-farmers, hindi katulad dun sa atin na medyo marami-raming tapon. Ayan, pangkaraniwang ginagamit dito sa Japan, ganitong style. Ayan o, ito yung aircon. Ayan sa loob o, diba? Napaka-comfortable nung gagamit nito, mga ka-farmers. Ayan. At ito naman, mga ka-farmers, yung pinagsasakyan nung reaper o halimaw tawag sa atin. Ito, naka-aircon din siya. Ayan, nakikita nyo, napaka ginhawa talaga na magsasaka dito. Tapos sasakayan naman ng reaper or halimaw ito naman, mga ka-farmers. Ayan, diba? O, diba? Napakadaling isakay dyan yung reaper. Kaya ganito yung magsasaka dito sa Japan. At mapapansin nyo nga lahat, may plate number yung mga traktora dito, gamit pang bukid. Ayan, Kingswell. Alam ko to, Kubota to eh. Pag Kingswell, ayan, Kubota nga. Ayan yung tsura.